Humampas nga ang ulo ni Draymond LeBron, inasisa naman itong si Stephen Curry. Vantol, sumuko na nga dahil kay Steph. New lineup ng Warriors sa Game 4 laban sa same lineup ng Lakers throughout the series. Malaking chance nga ito para sa team ng LA to go up sa isang 3-1 commanding lead against the defending champs. Warriors big chance also to tie up the series at mabawi ang home court advantage. Umpisa na natin na ganito mga idol, sa first quarter ang Warriors ay sloppy start nga, kaya't ang Lakers umangat agad 4-0 dahil yan kay AD. And then si Stephen Curry kinuha na rin naman na kahit papano kanyang first 3-pointer, 4-3 ang score, tapos dinuloy pa yan ng Warriors sa isang 8-0 run. Lamang na sila bigla mga idol, 11-6. 4 points nga ang inambag dyan ni Andrew Wiggins. And then si Draymond nagulat dito, pinasaan ng Lakers coach, akala niya si GP2. Pero ang Lakers naman ay sumagot kahit papano mga idol at matinding ang 10-0 run ang ginawa nila at lamang na sila 16-11. 4 na puntos ang ambag dyan ni Austin Reeves, and then si LeBron first time lang ata ito at gumamit ng skyhook. At eto ngang game of runs natin in the first quarter na uwi sa 1-point lead ng Lakers 22-21. Second quarter naman natin ay si Stephen Curry 4 points and 1 assist agad, kaya biglang lumamang sila 29-26. At itong Warriors na nga may hawak ng momentum sa labang ito, at ang main play nga nilang ginagamit ay pick and rolls para mag-open up ang paint para nga sila'y umatake. Kaso hindi nga nila napalayo itong Lakers, 33-32 pa din ang score natin with 6:52 left nang dahil nga sa 6 points ni Anthony Davis. Tapos sinabayan pa nila ng 6-0 run, back-to-back 3-pointers nila, labang na sila 38-33. Kaso napatimeout dito ang LA nang dahil nga gumante itong Warriors ng 5-0 run to tie the game to 38 points. Matapos nga niyan mga idol itong si LeBron, nag-assist nga kay Stephen Curry for a layup, and then sa last minutes natin ay naging Steph versus AD battle na tayo dito sa ending ng quarter, pero ang Warriors ang naggawak nga ng kalamangan nang dahil nga sa 14 points in the second quarter ni Stephen Curry. Dito nga rin si Draymond Green umampas ang ulo mga idol matapos lang masanggin neto ni LeBron James. Anyways, okay naman shot na tapos ang quarter na may 52-49 na score. Stephen Curry 17.7 rebounds, 7 assists. Anthony Davis 19.6 rebounds naman. At dito na nga sa ating third quarter mga idol, Warriors mabilis the 5-0 run para lumamang 57-49. Pero the Lakers has an answer at grabing 10-0 run ang ginawa nila mga idol para lumamang tig 5 points nga si Reeves at si LeBron James. Pero hindi naman nagpaulit itong si Stephen Curry at pinangunahan niya nga ang matinding 11-0 run na ganti ng Warriors points and assists ang kanyang ginawa dyan. Umabot na nga rin sa 12-point lead ng Warriors dahil sa takeover mode neto ni Steph. Napagod nga si Bando kakahabol kay Curry, tapos ganda pa rin assist neto ni Steph para nga kay DiVincenzo. Pero nandyan naman si LeBron mga idol para medyo idikit kahit papano itong kanyang team na Lakers, at natapos nga ating third quarter 84-77 Warriors lead. Fourth quarter naman natin 7-0 run ng Lakers mga idol, natay na ang laban to 84 points dahil nga sa malaking tulong ni Lonnie Walker. Pero grabe ang takeover mode ni Stephen Curry, hindi pa rin natapos, kaya naman lumamang sila muli 90-88. At hanggang sa naging back and forth ang ating laban mga idol, and with 3 minutes and 52 seconds left, Warriors lead 96-94. Pero nang dahil nga sa nakakagulat na takeover mode ni Lonnie Walker, 13 points in the fourth quarter, lamang na ang Lakers 100-99. At hanggang sa naubusan na nga ng bala si Stephen Curry at si Lonnie Walker ay hindi pa, binigyan niya ng kalamangan ng Lakers 104-101 matapos ng clutch, baskets and free throws na nagpanalo nga sa Lakers. Grabe si Lonnie Walker mga idol, 15 points all in the fourth quarter, LeBron 27, AD 23 and 15, Stephen Curry 31 and 14 assists, Wiggins 17 points.